Maligayang pagbabalik mga bay. Pag-usapan muna natin ngayon ang pagiging paid user ni Floyd Mayweather Jr. at ang mga plano ni Yordinis Ogas. Yan ang pag-usapan natin mga bay. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan nga mga bay, nagkaroon nga ng matinding debate sa pagitan ng CEO ng Mayweather Promotion na si Leonard LRB at ang American heavyweight boxer na si Michael Hunter sa social media, kung saan prangkahan nga sinabi ni Hunter na makailang bisis daw nagpositibo sa pinagbabawal na gamot ang undefeated at pay-per-view king na si Mayweather Jr. at alam din ni Hunter kung paano nalagpasan ni Mayweather ang mga ginitong maling gawain sa larangan ng boxing. Ikinagalit ito ng husto ni LRB ang mga paratang sa kanyang boss na si Floyd Mayweather Jr. Ayon pa ni LRB, si Mayweather pa nga ang nag-request na magpa-Olympic style drug testing ang lahat ng mga boxer bago ito lalaban. Hindi daw kaya gumawa ni Mayweather ng maling hakbang para ikakasira ng kanyang karera sa larangan ng boxing. Sinabi din ni LRB, tama man daw umali ang sinabi ni Hunter na paratang, hindi daw ito maganda pakinggan para sa mga boxing fans na kung saan binatiko si Mayweather na ang lakas daw magparatang nito sa mga ibang boxer ng paid user. Numero uno pala gumagamit si Mayweather. Isa na nga dito na pinaratangan ni Mayweather ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na gumagamit daw ito ng pinagbabawal na gamot, pero wala naman siyang matibay na ebidensya para dito. Kung matatandaan nyo mga bay, sa unang negosasyon pa lamang para sa laban ni Mayweather at Manny Pacquiao, kung saan nag-request na ito ng Olympic style drug testing, halatang mga palusot na lang ito ni Mayweather. Ang katotohanan ay takot talaga ito sa ating pambansang kamao para lang hindi matuloy ang kanilang laban. Dahil sa mga sinasabi ni Hunter, posible ito magkaroon ng dungis ang malinis na kartada ni Mayweather at mabibigyan ng linaw din kung sino talaga ang totoong gumagawa ng kalokohan sa larangan ng boxing. Sa kabilang balita naman mga bay, ang Cuban boxer na si Yordinis Ogas biglang naglaho na lang ang lahat dahil sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, kung saan lubusan pa nga ito nagpapasalamat si Ogas sa ginawa ng World Boxing Association matapos binawi kay Manny Pacquiao ang WBA World Title at tinawag itong Champion in Recess dahil halos dalawang taon ito walang laban at hindi nadipinsahan ang hawak na titulo at inilipat ito kay Ogas. Pero ang masayang pagdiwang ni Ogas ay hindi rin pala nagtagal matapos ito ibalik kay Manny Pacquiao ang WBA na titulo sa isang idlap lamang na wala ang lahat dahil kay Manny Pacquiao. Hanggang dito na lang mga bay, salamat sa inyong pagpanood and God bless.